I was told that wala pa naka dunggo ang katong mga bangka lagi ka sa Mactan po as sige parada sa dagat si Virgen Guadalupe o si Santo Niño. Deboto ka tayo? Oo, deboto. Deboto ka tayo. Kaya diri ko. Kaya diri ka? Oo, sige sige ko. Kaya na ko yung hapon. Kaya na ko So, paspas ang agi niya o hina-hina siya mo procession din eh, patulong ka araw pagpasok? Hina-hina. Huwag pa mo kung abot ang galyo, kita ka ng puha. Amo na na siya. Mo na birhin sa Guadalupe ang sakyan. Kaya baka ng galyo. Oo. Mauna siya. So, mauna siya bali. Oo. Duha man dili man wa man mag-uba nang gauna senior man ya diren di dalupi absolut okay di na siya pwede mag-dunga nang dunga nang sakay itagsaw na sila og barko ngano ngano man sila sabay tay ngano man si Guadalupe og si Santo Niño sabay sila ta wa man ang mura ba kana si Libang inahan na siya sa kwan ba senior niyo gikan nga niya ang mga tao musunod sa senior pagdulong sa basilika. So, pati puno sa basilika dero siya. Lain na po na dito mo gikan. Daga na po nagkuhat dito actually. At to sa unahan, pati puno dito actually. Biba! Yaway, wow! Wow!
3 o'clock na karon, and then at this point ginaw procession usab si Senior Santo Niño, but in a more solemn manner kay matjud ang pinakasadya ang parada. So sa makita na to karon, muna siya ang Mango Avenue. So, hi! And I'm now back sa hotel or sa pension house, and I'm at the top of this 5-floor building at the restaurant because the internet here is medyo paspas. And just to recap and sort of like summarize my day, I would have to say that I'm totally impressed about this Sinulog festival. When I left this morning at around 7:30, I told myself no high expectations, because sometimes Mangud, if you expect a little too high, you get a little underwhelmed. But then when I was there interacting with the people, seeing them like in the morning waiting in anticipation sa Birhen sa Guadalupe, and of course kang Senior Santo Niño, I was, well, I have to say a little inspired. Murag na move ko, and labi na kaganyan ng hapon when I left the hotel, because the procession should have started at around 1 p.m. and I left the hotel mga around 3 p.m. na. I was just blown away lang jud sa kadaghan jud sa mga tao na nag-procession, na nag-appeal sa solemn procession of the Senior Santo Niño. And I like na naganahan ko sa fact that there are many families together, parents, ilang mga anak, you know, doing the procession together and praying together, doing the novena together. Touching ba ito siya? And for a moment, nakabati ko og kaningaw. Kaya I wish unta na din akong family, like sina mama, sa abigil, sa tupi, and of course, akong pagumangkon, akong maigagaw. And ma-imagine ako that we are together here, doing the procession together, you know, reflecting together with the other people. Na-touch lang jud ko, kana lang. And now I see why people really go to Sinulog, because it's really something. And I don't know, maybe this could be my new panata every year, that I make sure I get to join the Sinulog because lahit jud siya. And I don't know, no? Maybe next year, hopefully, makauban na ako akong family here. I know of a lot of good places now here in Cebu, and it will be a great thing. Tomorrow will be day 2. Muna siya ang pinakadako jud na celebration, and again, lower expectations, so I get really overwhelmed. Kumbaga pa, undersell, over-deliver. But I can see na murag dako jud siya, because everywhere I go, ang mga kasada ginapangandaman jud, ginabarricade ang mga roadside, because I think naga-expect jud ang mga establishments na puno jud ang mga kasada.
And the parade is going to be from 8 in the morning up until 4 sa hapon. Supposedly, it runs to like 7, 8 in the evening, but murag na i-change ang mayor din sa Cebu. Kaya tungkol sa mga niaging tuig mong god, medyo nagkagubot kamay, na yung mga maui-maui. Kaya it's a street party mong god, so dahil mga hubog-hubog. So, gibawalan na ang pag-issue og license or permit karon sa mga establishment na magpa-allow og serve og alcohol. So, we expect hopefully a much better, more organized, more peaceful na Sinulog Festival. And it's something to look forward to. So tomorrow, mag-prepare ko another video to document everything. I'll start very, very early because I plan to join the Pontifical Mass na mahitabo mga around 5 or 4 in the morning. Let me just check. But it's gonna be a long day tomorrow, so look forward to that. Till then, bye!